What's up, guys? Mali, ano ba? Paano ba itong vlog na to? May na-discover akong product. It's actually a car shampoo, motorcycle shampoo, panlinis ng fairings ng motor o ng kotse. Then, later ko lang na-check na meron palang pH measurement. Ano po yung inisip nyo? pH. So, maraming meaning yung pH. Pwedeng Philippines. Hindi yung capital P and capital H. Small letter P and capital H. Bale, yung pH kasi, ito yung measurement ng acidity and alkaline. Wala akong medyo background sa chemistry. So, basically, ano ito? Solution ng acidic tsaka ng base water. So, ang measurement kasi nito is nasa 0 to 14, which is yung 7, yun yung neutral, gitna. Ang measurement kasi nito, kapag 0 to 6, mataas yung acid content ng solution o ng formula. Meaning, possible na mag discolorate yung mismong fairings or any material. So, kung mapapansin nyo guys, may mga sabon na pwedeng sabon, pang ligo, pang laba, most likely, kung mapapansin nyo, may mga parang makate na mahapde. So, technically, mataas yung solution o yung solution content ng acidic niya. So, 0 to 6 ang measurement nung mataas na content ng acid doon sa formula na yon, and then 8 to 40 naman yung parang base water o yung alkaline content nung formula, which is yung 7 is neutral, pinakagitna. So kaya bakit ko nasasabi to, kasi may na-discover akong formula na palinis ng motor. I introduce you guys this, the EML car shampoo, auto care shampoo. Nakasulat dito is pH neutral. So, yung measurement niya is 7. Hindi siya masyadong matapang sa acid. And then, at the same time, hindi siya ganong maano sa, o hindi masyadong lamang yung alkaline o yung tubig na content nung formula na to. Probably, dahil pH neutral siya, kaya niyang protektahan yung mismong surface nung ano, nung mismong fairings ng motor nyo. So, try, bawas na siya. Feel na try ko na siya. So, yun lang guys.